Hi! What's up mga meme? This is Rico Mori and welcome back to my channel! Oh, kumusta po kayong lahat ha mga meme? Medyo na-miss ko po kayo kasi tayo po ay medyo nag-busy-busyhan itong mga nagdaang araw ha mga meme kasi tayo po ay may mga inasikaso kasi. Pwes, ngayon nga po ay pumasok na ang November 1 ha mga meme at nako mamukat-mukat mo yung nako mayamay ay Disyembre na ha mga meme at nako magpapasko na naman eh kayo po ba yung mga nakapaghanda-handa na ha mga meme para sa kapaskuhan nako po eh pero malayo-layo pa naman ha mga meme. At kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kaugnayan sa araw na ito. Kasi ngayon nga po ay pumasok na po ang Nobyembre at ngayon nga po ay November 1 ha mga meme. Kaya ang ating topic ngayon ay may kaugnayan dito sa mga sinasabing araw ng mga patay o yung mga sinasabing mga matatandang pamahiin na dapat po hindi natin ginagawa ha mga meme sa patay. Inay ko po. Pero ito po mga meme yung hindi mga ordinaryong mga pamahiin ha mga meme na ginagawa natin. Ito po yung sinasabing mga pinakamalas o pinakamasamang ginagawa sa patay na maari magdulot sa atin ng mga sobra-sobrang kamalasan sa buhay. Inay ko po, Marius. Nakatakot. Di naman po ha mga meme, kasi ito po yung mga sinasabing mga paniniwala at mga pamahiin nga lang ng ating mga matatandang mga nuno ha mga meme. Pero kung ito naman po hindi naman natin susundin at paniniwalaan ay okay lang din naman siguro mga meme ha. Pero wala naman po siguro mawawala ha mga meme kung ito po yung susundin na lang natin. Pero kung kayo po mga meme hindi po naniniwala din sa mga sinasabing mga pamahiin na ito, eh okay lang po naman yun ha mga meme. Di mo nyo lang po sundin ha mga meme. Pero sabi ko nga sa inyo, bahala na po kayong mag-suffer sa consequences. Inay ko po, parang nanakot na naman siya. Hindi naman po ha mga meme. Kaya kung gusto nyo po malaman kung ano po ang mga sinasabing mga pamahiin na ito na pinakamasama na ginagawa sa patay ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. Oh, go mga meme! Si Super Joseph, kalma lang ha mga meme. Ako lang to. Ngayon na nga po ha mga meme, welcome back po dito sa channel natin na Rico Mori Official. At ngayon nga po ay November 1 na ha mga meme. At kaya nga po ngayon yung pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na topic ha mga meme na may kaugnayan nga po sa araw na ito, ang araw ng mga patay ha mga meme. Pero ito po pag-uusapan natin mga meme, yung mga sinasabing mga pamahiin na ginagawa natin tuwing tayo po ay may patay o sa mga patay po baga. Bawa yung mga burol o lamay o yung paglilibing ng mga patay ha mga meme. Kasi may mga sinasabi nga po mga pamahi na dapat po iniiwasan natin ginagawa ha mga meme kapag ka po tayo ay may mga patay. Inay ko po, Mariosep. O kung kayo po halimbawa ay pumupunta po sa mga patay, lamay o burol ha mga meme. Eh ano naman yung mga yan? Yun na nga po ha mga meme. So without further ado ay umpisahan na po natin ito. Ang ating mga matatandang mga luno kasi mga meme ay mga may mga sinasabing mga paniniwala at mga pamahiin. Matatandang pamahiin na po ito ha mga meme. Na nakos Mariosep, yung iba parang hindi na sinusunod ha mga meme. Parang sila yung pagbawa sa mga patay-patay. Nako, makikita ko yung mga ibang lamay. May mga video-video okay. Parang nagpapaparty pa mga meme. May mga naglalaklakan. Nako, hindi ganyan po ha mga meme. Yung mga sinuunang paglalamay po o yung mga pagbuburot bagay ng patay. Hindi po ganyan ha mga meme. Pwede po yung mga nagpapasugal ha mga meme kasi sila po eh para po bagang nagbibigil sila ha mga meme ng ilang araw. Kasi mga patay na ito ay parang binibigilan nila. Binibigilan? yung parang sila po pinaglalamayan ng mga 3 hanggang 7 araw ha mga meme. Kasi sa ating mga kulturang mga Pilipino na ating nakagawian, ang mga patay talaga ay ating pinaglalamayan. Ito po yung pinagbibigilan baga. Pinagbibigilan? Opo, yun nga, pinaglalamayan nga natin ng mga ilang araw. Ito po yung mga tumatagal ng 3 hanggang 7 araw ha mga meme. Para po yung mga kaanak ng mga namatay, para may panahon sila na makapagpaalaman lamang sa kanilang mga mahal sa buhay ha mga meme. At iba naman po yung, parang may mga halimbawa, may mga kamag-anak na nasa abroad, iniintay pa po yan ha mga meme. Kasi ganyan daw po kasi yung mga patay, dapat daw po yung lahat ng kamag-anak niya, halimbawa anak niya ay dapat po ay daw dumalo sa kanyang lamay o burol ha mga meme bago po siya ilibing. Yun ako, parang ngayon po hindi na susunod dyan ha mga meme. Kasi sa panahon ngayon na pandemic ha mga meme, eh paano halimbawa kung nasa abroad yung mga anak, hindi po makauwi dahil nga may mga safety protocol ng ganyan ha. Naku, may mga quarantine pass, Mariosep. Tsaka ngayon ha mga meme, yung mga namamatay ngayon, parang lagi nalang suspected namatay dahil sa virus ng COVID-19. Tapos hindi na pinaglalamayan ha mga meme. Abay, pagka-tege or diretso na agad sa cremation.
inay ko po, parang nakakalungkot naman ha, mga meme, Miss Marie Joseph, kapag kaganyan. Pero yun nga po, mga meme, nung araw po, hindi po ganyan ha, mga meme, hindi po pwede sinusunog ang mga patay. Naku po, kasi parang sinasabi ang paniniwala ng mga Pilipino, hindi daw po talaga dapat sinusunog yung mga katawan ng ano, namatay. Kasi hindi daw po sila, yung kumbagay, hindi sila mare-resurrect baga kapag sinunog yung ano nila, yung katawan nila, para hindi sila mabubuhay ulit. Mabubuhay? Hindi po, yung parang aakat sila sa langit, diba? Parang mare-resurrect nga sila. Kasi paano nga naman, pagka nasunog na yun, ano ka na, di uling ka na, nakbo ka na. Nakakaawa naman, namatay ka na nga, sinunog ka pa ha, mga meme. Pero sa panahon po ngayon ha, mga meme, practical na lang po yung mga kinikrimit ang mga namamatay ha, mga meme. O so yun na nga po ha, mga meme, at iisa-isahin po natin ngayon yung mga sinasabing mga matatandang pamahiin, yung mga pinaka-common ha, mga meme, na may kaugnayan nga po sa patay. Halimbawa, sa pagbuburod o paglalamay po ha, mga meme. Halimbawa, ang inyo pong mga patay ay nakaburod sa inyong tahanan ha, mga meme. Halimbawa, hindi kayo nagburod doon sa mga chapel o yung sa mga funeral parlor ha, mga meme. Kasi parang bihira na po yung nagbuburol na ganyan sa mga ano eh, sa mga bahay-bahay ha, mga meme. Pero di ba mga meme, mas convenient naman po kasi kung kayo po yung magbuburol na lang po sa mga chapel o halimbawa doon po sa mga funeral parlor nga baga. Kasi nga po, di ba, naandun na, halimbawa, kompleto na doon, may mga upuan na, may mga setup na doon, andun na, may mga aircon na, meron pa nga minsan may water dispenser, may mga microwave pa, ha, mga meme. Meron na rin po doon mga bed na pwede po kayong pagtulugan. O, di ba, tapos may mga siyat na rin po doon, ha, mga meme. Kasi nga, sabi nga, pagkapun sa bahay, marami pong pinagbabawal nga, at isa na nga po dyan yung sinasabing paglilinis o pagwawalis, ha, mga meme, sa inyong mga tahanan. Bawal po yan. Huwag po kayong magwawalis, ha, mga meme, o maglilinis kapag ka po may nakaburo dyan sa inyong tahanan. Yun na nga, halimbawa, ang mga patay nyo dyan yung ibinurod sa bahay ninyo, bawal po yan. Sinasabi rin po na bawal din daw po maliligo, ha, mga meme, ang mga miyembro ng pamilya na namatayan dyan sa bahay ninyo. Nako, kayo pupunta pa sa kapitbahay at doon pa kayo maliligo, ha, mga meme. Makikipaligo pa kayo doon kasi nga bawal po kayong doon maliligo sa bahay ninyo. Bawal din po, halimbawa, yung magluluto doon ng mga may sabaw-sabaw. Nako po, si Mariosep, bawal dyan ha, mga meme, kapag kayo po'y nasa bahay, kayo doon nagbubulo sa bahay ninyo. Tapos bawal din po yung mga halimbawa, yung mga nagbabasag-basag ha, mga meme, yung may mga nababasag pang gamit, malas daw po yan ha, mga meme, kapag nga sa bahay kayo nagbubulo ng patay. Tapos may mga sinasabi pa po dyan mga pamahiin na bawal daw po yung kukuha o yung mag-uwi ng pagkain ha, mga meme, na galing sa patay. Kayo po ba'y ginagawa niyo po yan? Halimbawa, yung may mga handaan dyan, merong mga pakain. Kayo po ba iba na nagbabalot-balot pa? Si Mariosep na. Nagbabalot ng mga, si Mariosep nagbabalot ng mga pagkain galing sa patay. Naku, malas po yan ha, mga meme, huwag yung gagawin niya kasi masama daw po yan. Yung, kasi yung mga meme, yung mga ganyang mga hinahandang pagkain sa patay, halimbawa yung mga padasan, may mga pasiyaman, may mga popa 48 ha, mga meme, o yung laglaga ng luksa. Nako, huwag na kayong magte-take out pabaga ha, mga meme, kayo kumain na lamang doon, magpakabusog na kayo, magpakabondat na kayo, si Mariosep. Eh, bahala ba kasi mag-uwi pa, magbabalot pa kayo ha, magbabalot pa kayo mga pansit, yung mga suma. Nako, kayo naman po mga meme, huwag na magbabalot ng mga pagkain na galing sa patay ha, mga meme. Halimbawa, yung may mga padasal nga, may mga pasiyaman. Nako, tapos may mga handa dyan mga pansit, mga sinukmane, tapos may mga suma. Nako, kayo po yung kukuha pa ng plastic at magbabalot pa kayo. Ay, uwi ko to sa asawa ko, ganyan-ganyan, kasi hindi pa nagkakatakalian nyo. Nako ha, mga meme, tigilan nyo. Kasi masama po yun ha, mga meme. Kasi yan po mga handang yan, dyan po dapat yan kinakain sa mismong bahay ng mga naghanda o yung sa mismong may mga kamag-anak ng patay. Hindi po yan inuuwi ha, mga meme, kahit sobra-sobra pa yan. Inay ko po, yan po dapat kasi ay pinapakain ha, mga meme, sa lahat. Hindi po yan inuuwi. Nako, nag-uwi talaga. O, so yan po ha, mga meme. Sa araw na po ng paglilibing ha, mga meme. Halimbawa, ililibing na po ang patay. Nako, pinakamalas daw po sa lahat ha, mga meme. Ito yung sinasabing pinakamalas. Tapos na tayo sa pinaka-common ha, mga meme, na mga sinasabing mga pamahin. Yung nga, yung mga iwasan daw po yung pagsusot ng mga pula. Yung nga, yung mga pagwawalis-walis, paliligo. Tapos yung isa pa, huwag daw po kayong uupo sa paanan ng patay ha, mga meme, kapag kayo po yung naglalamay. Kung halimbawa, bayan yung kabaong, tapos dito kayo upo sa may paanan niya. Nako, huwag kayong uupo dyan. Kasi malas po daw yung ganyan ha, mga meme.
kayo dadapuan ng makamalasan dyan kapag kaganyan. Tapos sinasabi din po na dapat daw po iniiwasan din pong mamamatayan ng kandila ang patay. Yung halimbawa, di ba meron yung vigil candle dyan? Vigil candle? Opo, yung mga vigil candle na dapat po sinisindihan yan, ha mga meme? 24 hours yan. At halimbawa, 7 araw ang buro. Dapat po itire-diretso yan, ha mga meme? Hindi po dapat namamatayan. Dapat yun ay binabantayan at pinapalitan yan, ha mga meme? Pero kapag kaya naman yun po ipapalitan nyo, ha mga meme? Huwag nyo po yung ipapatong o yung, halimbawa, yung kandila ay matutunaw na. Isasaksak nyo ganyan, ha mga meme? Hindi nyo tatanggalin yung upos ng dating kandila. Masama po yun. Kasi meron ako nakikita ng ganyan, ha mga meme, halimbawa ganyan na lang kalit yung kandila. Ako, iba yung ginawi, ipinapatong na lang na ganun, ha mga meme. Hindi po dapat ganun, malas po yun. Dapat po mga meme, hukayin nyo po muna yung lumang kandila bago kayo magtitirit ng panibago, ha mga meme. Saka nyo siya sisindihan. At dapat daw po, ang mga patay po ay may tagabantay. O dapat po may nagbabantay dyan, ha mga meme, 24 hours. Hindi daw po yan dapat iniiwanan. Kaya daw po yan inilalagyan ng silya dyan, ha mga meme. Doon sa may tabi pagang ganyan, sinisilip-silip nyo pang ganyan yung patay. Kasi dapat po yung nagbabantay ka dyan, ha mga meme. Kasi kapag ka daw po walang bantayan, ha mga meme, tapos kayo po yung halimbawa ay nakatulog, ha mga meme, lahat kayo yung nakatulog na. Nako, tapos mamaya kayo na alimpungatan, ipagtingin nyo doon sa kabaoy, wala na yung patay, ha mga meme, bumangon na. Aba, opo ha mga meme, kasi nung araw ay ganyan po yan. Sinasabi nga daw po, bawal daw pong iniiwan ng patay na walang bantay, ha mga meme. Kasi maaaring daw po ang mga patay ay bumangon at mabuhay. Are you crazy? Are you any mind? Abay, totoo po yan ha mga meme. Pero kasi yan po yung sinasabi naman nung araw. Dapat daw may bantay ang mga patay kasi nga po, nung araw kasi diba may mga usok-usok pa yung mga aswang-aswang. Yung mga nagnanakaw daw po ng mga bangkay tapos pinapaltad po yan ng ano ha, yung puno ng saging. Baka mamaya yung patay niyo akala niyo yung patay niyo pa rin yun. Yung pala yung napaltan na ha mga meme ng mga puno ng saging. O ba? Pero ang tingin niyo po dyan, yung taryo pa rin po. Yan po mga meme, kawangis pa rin po yan ng mga namatay ha mga meme. Pero akala niyo yung pa rin yun, yung pala yung puno na lang po ng saging ha mga meme. Tapos yung katawan ng patay andun na, simenteryo, nanginangab-ngab na ng mga busaw aswang. Inay ko po, meron na ng busaw aswang. Abay, noon po, sabi nga po ng mga matanda, mga lola ko, nako, huwag na huwag yung iwan ng patay kasi baka yan mapalta ng puno ng saging at yan ikainin ng mga aswang. Noon pong araw yun, yung sinasabing busaw aswang, yung nangangain baga ng mga katawan ng tao, yung mga cadaver, yung mga patay. Inuhit ko po ha mga meme. Tapos yun na nga, sinasabing huwag kayong mag-iiwan ng patay na walang bantay kasi maaaring yan po'y bumangon at maglakad dyan ha mga meme. Maging zombie. Opo mga meme, magiging zombie. Ito nagpapaksin. Inuhit ko po. Pero kidding aside po ha mga meme, dapat mo talaga daw po yan ay binabantayan. So yun nga po ha mga meme, kung ilan lamang sa mga common na sinasabing mga paniniwala at mga pamahiin ng ating matatandang mga inuno na hindi daw po dapat ginagawa o hindi maganda ha mga meme, kasi may kakaibat na kamalasan yan. Pero alam nyo po ba mga meme na meron pa pong mga pamahiin na sinasabing nako pinakamalas o pinakamasama na ginagawa kapag ka po may patay o sa mga patay ha mga meme. Iwasan daw po na mababangga ang kabaong ng patay ha mga meme sa kahit na anong parte ng ating tahanan o ng ating bahay, lalong-lalo na po sa ating mga pintuan ha mga meme, kasi yan daw po ay magdudulot sa atin ng sobra-sobrang kamalasan at maaring may sumunod pa daw po dyan na miyembro ng ating pamilya. Pero alam nyo po ba mga meme na meron din po mga sinasabi ang ating matatandang mga inuno na hindi po dapat ginagawa dahil ito po yung pinakamalas sa lahat ha mga meme kapag ito po yung nagawa natin sa ating mga patay. Inay ko po, yun naman yan. Yun nga po halimbawa, tayo po yung maglilibing na. Araw na ng paglilibing ha mga meme. Pagka halimbawa po ilalabas na po yung kabaong ng patay, halimbawa ililibing na ha mga meme, hakutin na siya. Dapat daw po mga meme, iwasan daw po na mababangga ang kabaong ng patay ha mga meme sa kahit na anong parte ng ating tahanan o ng ating bahay, lalong-lalo na po sa ating mga pintuan ha mga meme, kasi yan daw po ay magdudulot sa atin ng sobra-sobrang kamalasan at maaring may sumunod pa daw po dyan na miyembro ng ating pamilya. Kumbaga eh, parang yan ay nagtatawag pa o yan po'y nagsasama pa ng iba pa na mamamatay kapag kaganyan ha mga meme. Yung pagpauntog-untog baga yung patay. Nako po, sumaryose, parang nakakatakot yun ha mga meme. Pero alam niyo po ba mga meme na meron pang isa? Halimbawa, iwasan din daw po ha mga meme na bababarog o mababaksak ang kabaong ng patay. Nako, yan ang pinakamahala sa lahat ha mga meme. Kapag ka po ganyan na nabaksak o nabarog yung ano ba, o nabitawan o natumba ang kabaong. Nako po, sumaryose, kasi ako'y
Merong ganyan ha, mga meme, meron akong ganyan, ano kasi yung napuntahan na ganyan. Eh, alam niyo po ba? Siya po kasi yung isa pong nagpunta doon, kamag-anak po ito ha, mga meme. Eh, parang may issue ha, mga meme, yung pagkamatay. Eh, alam niyo po ba ang ginawa ng babae, yung parang manugang ata nung namatay, kasi parang yung biyanan niya yung namatay. Kasi ito pong isang hamit na manugang nung namatay, kasi biyanan niya yung namatay, kasi mga meme, parang may issue ata siya doon sa ano, sa pagbuburon-buron ng patay ha, mga meme. Nako, ang ginawa niya, alam niyo po ba? Nako, napunta siya doon sa lamin ng patay ha, mga meme. Alam niyo po ba kung anong ginawa? Nako, itinaob yung patay. Nako po, tinaob yung kabaong ng patay. Tinulak na ganyan, nako po, Mariose. Pwede nagbarog. Parang, ewan ko kung nabasag po yung salamin ha, basta't nabarog siya yung natumba. Eh parang sabi ko, bakit naman tinumba ha, mga meme? Nako, nakakatakot yun. Kapag kaganoon po, mga meme, nako, wag na wag niyo pong gagawin niya kasi malas po yan. Nako, may balik po yan sa inyo ha, mga meme. Mamalasing kayo dyan. Inay ko po, eh bakit naman kaya niya ibinarog? So yun, siguro yung galit na galit. Opo ha, mga meme. Kasi parang gumastos ata doon sa patay ha, mga meme. Eh yung asawa niya. Eh kasi yung pong lalaki galing abroad ha, mga meme. Tapos siya po yung gumastos sa lahat ng ano baga, yung mga kabaong, yung buron ng patay. Ganun, siya bumili ng kabaong baga. Tapos hindi po alam ng asawa. Eh nung nalaman ng asawa ha, mga meme, na naandito na sa Pilipinas yung lalaki, umuwi na. Eh, hindi po muna nagdiretso doon sa bahay nila. Umuwi muna doon sa, syempre, bahay ng nanay niya, doon sa bahay ng namatay nga. Eh naku, nalaman ng asawa, sumugod yung asawa ha, mga meme. Halimbawa, parang taga-Pampanga yung babae, tapos di sumugod dito sa Laguna, tapos galit na galit, sabi bakit hindi na umuwi doon sa bahay muna. Tapos, kasi parang ang gusto ng babae ha, mga meme, umuwi muna doon sa bahay nila, sa Pampanga. Tapos yung lalaki nagdiretso na dito sa Laguna at umuwi na nga kasi nga, namatay na nga yung tatay niya. Tapos yun nga, siya ang gumastos sa lahat ha, mga meme. Siya yung bubid na kabaong, gumastos sa mga lamay-lamay. Naku, sumaryosip, eh nalaman ng babae. Naku, sumugod dito yung babae ha, mga meme. Tapos alam niyo po ang ginawa sa galit, sabi ano, bakit daw ginastos yung pera? Aba syempre, gulang niya yung tatay niya yun eh. Siya gagastosan niya ha, mga meme. Abay nagalit yung babae ha, mga meme. Yung manugang, alam niyo po kung anong ginawa. Itinulak, sinalya yung kabaong sa galit. Iginanyan baga. Naku po, Mari Joseph. Opo ha, mga meme. At alam niyo po nang nangyari, natumba. Nagbarog yung kabaong. Nagbarog sa simento. Buti, ewan ko kung nabasag baga sa galit niya. Kasi sabi, peste yung matandang yan. Bumili-bili pa ng kabaong na ganyan. Naku po, Mari Joseph. Parang nag-curse pa siya ha, mga meme. Opo, may ganyan talaga ha, mga meme. Ibinarog niya, itinulak niya ganun yung kabaong nung ano, nung biyanan niya. Hindi nagbarog. Eh, ako, ewan ko lang kung nabasag po yung salamin kasi hindi ko na po tinignan ha, mga meme. Kasi kagulo na nga eh. Naku po, Mariose, sabi ko, ano ba naman yung babae? Yung napaka-skandalosa eh. Para yun lang, para pera lamang, ibinarog na yung kabaong nung biyanan niya. Eh, Mariose, alam niyo po ba mga meme, huwag niyong gagawin yan kasi malas po yan. Yung galang po tutuktukin niyo yung kabaong nung ano, nung patay, yung gaganoon niyo, tutuktukin niyo, huwag niyong gagawin niyo kasi malas po yun, ha, mga meme, huwag kayong kakatok sa kabaong. Malas po yan, ha, mga meme. Pwede niyong tapikin na ganyan, halimbawa, eh, gaganyanin niyo kabaong. Bawa kayo bubulong, ha, mga meme. Huwag niyong gagan, tutuktukin niyo pa, gaganoon niyo, ha, mga meme, malas yun. Bawa, ihawakan niyo lang, tapos, parang ganan-ganan niyo lang, bumulong na kayo. Ako, tapos, alam niyo, ha, mga meme, sa pagbulong, iwasan niyo rin po yan, ha, mga meme. Kung kayo po, ha, mga meme, ay bubulong, iwasan niyo po yung kayo po'y bubulong ng curse o sumpa. Ako po, Mari Joseph, kasi ako po'y merong narinig na ganyan sa isa nating ano eh, subscribers. Ako, Mari Joseph, parang humingi sa atin ng tulong kasi parang siya daw po'y soba-soba daw po ang parang paghihirap ngayon na naranasan. Sabi ko, bakit naman po? Kasi siya daw po'y bubulong noon sa kanyang biyanan. Ako, eh ano po'ng sabi ko? Ano po'ng binulong niyo? Sabi ko, binulong niya yung kanyang hipag ata na sabi maghirap daw at tumapang sa lusak. Eh parang nangyari na reverse po ha, mga meme. Parang kinarma siya, bumalik sa kanya yung ibinulong niya. Naku po, Mari Joseph, nakakatakot. Eh kapag ganyan po ha, mga meme, eh parang ang hirap na pong tanggalin yan ha, mga meme. Kasi kapag kayo po yung sumumpa o bumulong sa patay, naku, maaaring yan po talaga yung magkatotoo ha, mga meme. Pero pwede din po yan bumalik sa inyo ha, mga meme, kapag masama po ang ibinulong ninyo. Inay ko po, halimbawa yung sasabihin nyo, sana'y mamatay na rin si ganyan, isama mo na siya sa hukay mo, ganyan. Naku, Mari Joseph, huwag kayong ganun ha, mga meme. Bawa, eh, kayo po'y bubulong na ganyan, na sana'y mamatay na si ganyan. Sana'y isama mo na yan si ganyan. Naku, Mari Joseph, sana'y maghirap si ganyan. Ganun, ibubulong yung ganun. Naku, huwag po yun ha, mga meme. Masama po yun, may balik po yun, kasi baka yan po'y tumama sa inyo, at kayo po ang malasin. Naku, Mari Joseph,
Napakasama nun ha mga meme. Ang pwede nyo pong ibulong dyan, halimbawa kayo po'y bubulong ha mga meme. Sabihin nyo sa kanya, halimbawa, halimbawa kung kayo po'y bubulong sa patay ha mga meme, yung positive po ha mga meme. Halimbawa sabihin nyo sa kanya na, halimbawa namatay yung lola nyo o nanay nyo, sabihin nyo sa kanya, o lola, isama mo na lahat yung aking mga problema sa buhay. Lahat ng aking pagkakautang ay tanggalin mo na at isama mo na sa iyong hukay. Lahat ng mga sakit-sakit ko sa katawan ko, ganyan, tanggalin mo na, isama mo na yung sa hukay mo. Ganun po ha mga meme, yun po ang mga binubulong, nako. Tapos sabihin nyo yung, lagi mo kaming gagabayan, ganito, ganyan, huwag mo kaming bantaya, bantayan mo yung mga apo mo, ganyan, bantayan mo yung mga anak mo. Huwag po kayo sasabihin nyo yung, sana kunin mo na rin yung ano, yung anak mong isa. Sana ko wag mo yung sasabihin nyo, sana kunin mo na rin ganyan si Chong, si Chang. Wisit kasi yan, gano'n. Sa'yo. Humulo kayo ng gano'n ha, mga meme, masama yun. Bawal po yun ha, mga meme, yun ang isa sa pinakamasama na pamahiin ha, mga meme, yung pagbulong ng mga sumpa. Kasi maaaring kayo po ang malasin dyan ha, mga meme. Sa paglilibing naman po ha, mga meme, iwasan nyo po yung, wag na po kayo susunod ha, mga meme, sa simenteryo. Kung kayo po yung napag-iwanan, libawa, kayo po kung sa panaglima yun, tapos inailabas na yung patay. Tapos kayo susunod pa ha, mga meme, hahabol pa kayo, makakipag-selfie-selfie pa kayo. Iwasan nyo po yan ha, mga meme. Kasi sinasabing ganyan, kapag kayo humahabol, ibig sabihin hinahabol nyo pa yung kamatay kasi baka kayo po ang sumunod na mamatay. Inay ko po, meron bang gano'n? Oo ha mga meme. Tapos halimbawa kayo po ay, puso pa ba ngayon yung nagmamarcha-marcha? Yung po nagpo-procession baga. Huwag daw po kayo magmamarcha ha mga meme na nangunguna pa kayo doon sa karo ng patay, doon sa kabaong baga ng patay. Dapat po mga meme doon kayo sa likodan ha mga meme. Para maiwasan nyo po yung mga negative energy na maaaring dumapo sa inyo. Yung mga kamalasan baga na daladala po nung kamatayan. Inay ko po, meron palang ganun. Opo, mga meme. O, so ganun po ha, mga meme, iwasan nyo po yun. Tapos, wag din din po kayo halimbawa yung hamit na hamit. Tapos kayo po'y tinatamad ha, mga meme, na ayaw nyo na pumunta sa simbahan. Sabi nyo, abangan ko na lang sa sementeryo. Doon na ako, mauna na ako sa sementeryo sa memorial. Sabi nyo ganyan, ako, mauna pa kayo doon. Tapos naandun na kayo sa hukay ha, mga meme. Nakabang na kayo, wala pa yung kabaong. Mahalas din po yan ha mga meme. Huwag po ganun. Hayaan nyo po munang mauna ang patay doon sa kanyang hukay bago kayo sumunod, bago kayo lumapit. Pag sinabing, dungawin nyo na, silipin nyo na yung patay kasi yun na yung huling ano nyo. Yan. E di pumunta na kayo, lumapit na kayo pag sinawag na ng ganun ng mga barangay tanod. Huwag kayong hamit-hamit na kayo pa yung unang andun na pa. Baka kayo nakaabang na doon sa hukay ha mga meme. Nako, negative po yan. Tapos yung mga bata din po ha mga meme, tinatawid din po yan. Yung mga batang maliliit na below 7 years old ha mga meme. Tinatawid po yung binubuhat yan. Nako, pero wag naman yung makalalaki na ibinubuhat pa ha mga meme. Kasi parang mayroon ako nakita na parang 13 years old na ibinubuhat pa sa kabigat-bigat. Muntik pa magbaro doon sa ibabaw ng kabaong ha mga meme. Tapos yan po ha mga meme, yung pong paglilibing ha mga meme, nako, pinakita ko niyan. Yung bagay mga may pinababaunan pa ng kung ano-ano, meron pang nakita ko pinabaunan pa ng silya. Mga silya bagay yung mga damit-damit. Okay lang po yung mga damit-damit ha mga meme. Pero yun ang pong mga silya, yung mga kung ano-anong mga gamit niya na sabi, kasi yan eh, ano, memorable sa kanya yan eh. Eh kailangan daw idalhin daw yun yung mga kanyang mga tamingwit, yung kanyang... yung mga lambat ako sumaryoso. Yan, pwede po kayo magpabaon dyan ha mga meme. Yung mga bulaklak na lang ha mga meme. Huwag na po kayo magpabaon pa dyan nung may mga meron pa ako nakita. Naku, nagpadala pa ng Red Horse. Yung mga chippies. Beer, nagpadala pa talaga ng beer tsaka Red Horse. Sabi, yan ang ano niya, iinumin niya doon eh. Pagdating niya doon sa langit, iinumin daw yung patay. Sabi, ha? Nagpadala pa. Opo, mga meme, nagpadala pa talaga ng Red Horse, tapos Beat, tapos nagpapadala pa na ata ng Emperador, ha, mga meme, tsaka Chippy. Oh, Diyos ba yun? Pulutan daw po yun. Are you crazy? Tapos Mario Joseph, huwag naman po ganyan, huwag na kayo magpapadala pa ng kung ano-ano dyan, ha, mga meme. Yung bagang, meron na ako nakita, Silya nga. Sabi, favorite daw niyang Silya yun. Sabi ko, bakit kasama pa yung silya? Sabi ko, ganyan, sinisili ko ganyan. Binabaon talaga yung mga damit, yung mga sapatos. Tapos, kasama nga yung silya niya, yung upuan daw niya, si Mar Yosef. Paborito daw yung puyong namatay. Ako po, si Mar Yosef, may nakita pa akong ganyan, ha, mga meme. Ay, hinagisan baga naman nung ano, sisiw ng manok. Sabi ko, ako po, si Mar Yosef, kawawa naman yung sisiw. Bakit initsya doon? Sinama doon sa ano, sa nicho. Kasi sabi daw po, yung daw po kasi ang namatay daw po, parang sa crime.
parang ano, pinatay daw po yun. Hindi daw po kasi nahuli yung ano, yung pumatay kung sino. Eh, para daw po makonsensya baga. Yun nga po ha, mga meme. Kasi meron pong ganyan. Pagka naglalamay nga po, nako, nilalagyan pa nung sisiyo doon sa babaw ng kabaong, tapos tukan ng tukan. Ako, nakamisan, eh, nakakarindi ha, yung tuktok ng tuktok doon sa salamin ng kabaong ha, mga meme. Nako, Sir Joseph. Meron pa bang ganyan ngayon? Pero alam niyo po ba, mga meme, ang isang napakainam na paraan. Napaka-effective ha, mga meme. Tuturo ko sa inyo. Halimbawa, pagka ganyan po, meron po halimbawa mga namatay po sa crime. Bawa, pinatay, binaril ha, mga meme. Tapos halimbawa, hindi niyo alam kung sino pumatay. Tapos inakatakas, hindi nahuli. Alam niyo po kung anong mainam na ginagawa dyan. Kayo po, mga meme, yung kamag-anak po ha, kukuha po kayo ng kapirasong kahoy. Kapirasong kahoy po ha, mga meme. Kahit ano pong kahoy, yung tuyo po, tuyong kahoy. Bawa, punong kahoy, ba mga sanga ng mangga, sanga ng mga atis, langka, ganyan. O kahit pa yung mga pinutol na kahoy, mga panggatong ha, mga meme. Yung maliit lang po, tapos kukuha po kayo niyan ha, mga meme. Tapos ipagdasal nyo na ikaw kung sino ka man na pumatay dito sa kamag-anak namin, ganyan. Sabi mo, makonsensya ka, sabi nyo. Ibubulong nyo lang ganun ha. Papanalangin nyo lang ganun ha, mga meme, na ikaw kung sino ka man na pumatay dito sa kamag-anak namin, makukonsensya ka. Hindi ka titigilan ng iyong konsensya at ng iyong budhi. Yan, ganyan. Tapos ang gagawin niyo dito sa kahoy, ilalagay niyo dito sa kamay ng patay, tapos ipapahawak niyo sa kanyang ganyan. Yung dapat po hindi po nakikita na kahit sa sino, ha mga meme. Gagawin niyo po yan bago po ilibing yung patay sa gabi, ha mga meme. Bawa, huling lamay na po, kayo po kumuha na po ng kapirasong kahoy at ilagay niyo na po doon, ha mga meme. Ibulong niyo kung sino man po yung pumatay na yon. Yun, siya po ay kumbagay usigin ng kanyang budhi at siya po ay makonsensya para siya sumuko na. Yun, tapos hayaan nyo lang po doon, hawak-hawak po yung namatay na ganyan, ha mga meme. Tapos hayaan nyo po yun, hawak niya hanggang siya sa ilibig. Tapos makikita nyo, hindi po yan makakatulog. Tapos alam nyo ang mangyayari dyan, makukonsensya yan at hindi yan magtatagal. Ay, nako, pipiyok yan at aamin yan, ha mga meme. Susuko yan o baka siya, nako, magpatiwakal na rin sa sobrang guilty niya. Nako po, opo, ganun po, ha mga meme. Pero huwag na po yung mga sisiw-sisiw, ha mga meme. Kawawa naman yung manok na ano. Dahil sasama dyan sa hukan. Ako, kawawa naman yung mga babing manok. Yan po ha, mga meme. At halimbawa po, nailibing na po yung patay. Nataklo ba na siya? Kumbagay, natabunan na ng lupa. Nako, kayo po'y umalis na ha, mga meme. Lumarga na po kayo. Wadon, umuwi na po kayo. At kapag ka po kayo po'y pauwi na ha, mga meme, huwag nyo na po siyang lilungunin. Opo, yung pong nicho niya o yung kanyang hukay ay huwag nyo nang lilingunin. Pagka kayo ano, tumalikod na, umalis na kayo, dire-diretso na kayo ha mga meme. Kasi pagka nilingon nyo pa daw pong ganyan yan, ibig sabihin daw po ay may susunod pa dyan ha mga meme. Maaring yan po ay maghatak pa ng susunod na makakasama niya. Inay ko po si Mario, eh baka kayo ang maisama ha mga meme nung namatay na kakamag-anak nyo. O di baga. So yun po ha mga meme, iwasan nyo po yan. O so yun po ha mga meme, yun po ilan lamang sa mga sinasabi ng mga matatanda nating mga ninuno na pamahiin tungkol sa ating mga patay na dapat po iwasan natin na ginagawa ha mga meme para tayo po ay hindi datnan o kapitan ng lahat ng kamalasan sa buhay. O dibaga. Pero kung kayo naman po mga meme, hindi na po naniniwala sa mga gantong gawain at paniniwala at mga pamahiin ng ating mga tatandang mga inuno na may kaugnayan sa ating mga patay, eh iwag nyo na po i-practice siya at huwag nyo na po gawin ha mga meme. Kung sabi ko nga po sa inyo, bahala na po kayong mag-suffer sa consequences. Oo, dibaga. O so yun po ha mga meme, sana po yung minapulot ng mga bagong idea at kaalaman tungkol sa ating topic na ito. At kung nagustuhan nyo po ang ating video ito ha mga meme, eh pakilike and subscribe na rin po ang ating channel. It's Rico Mori Official. At pakilik na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. Oh, so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to brush your teeth. I know you like it. Bye mga meme!